salita at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsa mo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayong ngayon ay magtipong at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ng Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Tinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi nahahatulang maparusahan ang mga nakipagkaisa kay Kristo Jesus. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pakikipagkaisa kay Kristo Jesus. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan, at sa anyong iyo'y hinatulan niya ang kasalanan. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihingi ng kautusan ay maisakatuparan sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan. Ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. At ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos.
Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa sa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong Espiritu dahil sa pinawalang sala na ayo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya't pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Nais nang may kapal na sa lariparusahan, undi siya'y magbabagong buhay. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang mga tao at ibinalita kay Jesus na ipinapapatay ni Pilato ang ilang Galileo. Samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galileya dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi,
Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. May isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, tatlong taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakakasikip lang yan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba kung mamunga po ito sa darating na taon. Mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Isang katangian ng Diyos ang ipinapakita sa atin ng Ebanghelyo. Ito po yung katangian ng Diyos na kilala nating lahat. At ito ay ang pagiging mapagbigay. Sabihin nyo nga, mapagbigay ang Diyos. Totoo po, kilala natin ang Diyos bilang sanhi ng lahat ng bagay. Dahil siya ang lumikha, sa kanya galing ang lahat ng mayroon tayo sa mundong ito. Ngunit, isa pang klase ng pagbibigay ang ipinapakita sa atin na higit pa sa material ang kayang ibigay ng Diyos. Higit sa material ang kayang ibigay sa atin ng Diyos. At ito ang pagbibigay ng pagkakataon. Pagbibigay ng pagkakataon. Sa Ingles, chance. Isa pang chance. Ginamit ni Jesus yung talinhaga ng puno ng igos na hindi namumunga para ituro at ipakita ang katangiang ito. Sabi sa ating Ebanghelyo, sabi sa kwento, tatlong taon na raw na hindi namumunga ang puno ng igos. Yung may-ari ng lupa, gusto nang putulin ito sapagkat nakakasikip lang ito sa lupa. O hindi po ba? Kapag meron kang lupain at hindi naman namumunga ang puno, wala itong kwenta. Gusto mo magamit ang lupa. Sayang yung lupa. Kaya gusto ng may-ari, putulin. Pero nakiusap yung tagapag-alaga ng lupain. Sabi niya, bigyan pa natin ng isang pagkakataon. Huhukayan ko ang paligid ng puno at lalagyan ko ng pataba. Kapag ito ay namunga, edi mabuti. Kapag hindi, saka na natin putulin. Mga kapatid, ganito yung ipinapakita ng pagbibigay ng Diyos ng pagkakataon. Dahil ang nais niya ay kaligtasan, hindi kaparusahan. Kaya nagbibigay ang Diyos ng pagkakataon dahil ang gusto ng Diyos, kaligtasan at hindi kaparusahan.
Kaya para sa mga nagkamali o nagkasala, magandang matutunan na ang bagong pagkakataon ay isang panimula at isang pagbabago. Para sa ating mga nagkakamali, magandang matutunan natin yung chance, yung pagkakataon na binibigay ng Diyos ay isang simula at muling pagbabago. Ibig sabihin, gusto ng Diyos na tayo ay magbago. Gusto ng Diyos sa tuwing tayo ay nagkakamali, meron tayong pagkakataon na magbago. Kaya dapat hindi ito sinasayang, hindi ito winawalang bahala. Para naman po sa mga nagawan ng mali o para sa mga nagawan ng kasalanan, magandang matuto sa pagbibigay ng pagkakataon ng Diyos na tayo rin pwedeng magbigay ng pagkakataon. Tayo rin pwedeng magbigay ng isa pang chance. Dahil itong pagkakataong ito ay isang klase ng habag na nagbibigay ng pag-asa na maitama ang mali at mabago ang isang tao. Siguro, hindi na uso ang pagbibigay ng pagkakataon ngayon dahil marami sa atin nasaktan lang ng isang beses nadala na. Nagkamali lang ng isang beses, ayaw na, suko na. Ilan sa mga mag-asawa ang naghiwalay dahil hindi na marunong magbigay ng pagkakataon. Ilang pagkakaibigan ang nasira dahil hindi na marunong magbigay ng pagkakataon. Lahat tayo binibigyan ng Diyos ng pagkakataon. Hindi lang isa, kundi maraming pagkakataon. Dahil ang gusto ng Diyos, kaligtasan, hindi kaparusahan. Sa mga mag-asawa, kaibigan, o sa mga taong sumusuko na at ayaw nang magbigay ng pagkakataon, magandang balikan ang pagkakataong ibinibigay sa iyo ng Diyos. Kung ang Diyos hindi sumuko, bakit ka susuko? Kung ang Diyos hindi napagod magpatawad, bakit hindi ka magpatawad? Ngunit ang paalala sa atin, meron mang pagkakataong ibinibigay ang Diyos, gawin ito habang hindi pa huli ang panahon. Kung kailangan may baguhin at kung kailangan magpatawaran, gawin na ito ngayon dahil baka wala nang ibang pagkakataon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang Diyos ay mapagtiis at mulat sa ating mga paghihirap. Manalangin tayo sa Kanya upang tulungan tayo sa daan ng pagbabago at pagbabalik loob. Ating sambitin sa bawat panalangin, maging karapat dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Maging karapat dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan, naway humikayat sa atin sa mas maalab na debosyon kay Kristo, manalangin tayo. Maging karapat dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang ating mga komunidad, naway makamit ang bunga ng sama-samang pananalangin at pagbabalik loob, at harapin ang luklukan ng paghahatol ng Diyos nang may katapatan ng puso at kababaan ng kalooban. Manalangin tayo.
Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga taong may pusong hungkag at nanlalami, naway mapag-alab natin, manalangin tayo. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga nagdurusa, naway magkaroon ng lakas na tumawag sa Panginoon na malapit sa atin, manalangin tayo. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga yumao naway, makita ang mukha ni Jesus at manatili sa kanyang presensya magpakailanman, manalangin tayo. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan at nais na hingin pa ng isang pagkakataon. Manalangin tayo. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Mapagmahal na Ama, tanggapin mo ang mga panalangin ng iyong nagbabalik-loob na bayang lumalapit sa iyo ng may kababaang loob at pananampalataya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Kakayanan, ito'y para lamang sa iyo, kalwa nadira. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa pagdilingkod namin ngayong ginaganap. Ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman no matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. Ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa,
at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Hialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat ng may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.